Guys, for today's video, pag-uusapan na naman natin ngayon ay panibagong way naman for you to convert your G-credit na maging cash. So, I believe this is a legit way naman kasi kung hindi to legit, dapat tinanggal na ni GCash ang Dragon Pay sa kanyang app. Eh, nandito pa rin naman yung Dragon Pay. So, everything is assumed a normal transaction. So, this time, it involves a Union Digital account. Yan, kung gusto mong malaman kung paano i-convert ang inyong G-credit na maging cash using Union Digital account, well, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so nasabi ko nga kanina na it involves a Union Digital account. Kasi si Union Digital account ay nag-a-accept ng cash in or deposit using Dragon Pay as the payment gateway. So paano ba to? Di ba? Meron tayong coins, meron tayong CIMB, meron tayong own bank. Itong tatlo dito, ang common denominator dito is ang Dragon Pay na gateway. So basically, basta may Dragon Pay reference number na na-generate ka, eh well, magagamit mo ang iyong G-credit account na maging cash. So ito nga, nakita ko na si Union Digital Bank pala ay pwede ka mag-cash in using Dragon Pay. So, ipakita ko na sa inyo ngayon kung paano ba natin i-convert yung G-credit. Okay, so we assume na meron na kayong Union Digital account, verified, upgraded, yan. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, basta nakapag-selfie ka sa kanila, kapag-provide yan ng ID, meron kang bank transfer, well, verified or upgraded na ang inyong Union Digital account. Okay, so paano ba natin gagawin to? So, open nyo yung Union Digital account nyo. Yan, kung mapapansin nyo dito. Ayan, UbiSave, 0 pesos, 3% interest per annum. So, hindi ko naman kasi ginagamit itong Union Digital ko. For us to do this, just click Add Money. Makikita nyo dito, over-the-counter and online banking, meron si Buana, M. Luillier, Palawan, Willirica. Ang nasubukan ko na dito is M. Luillier. So, click nyo yung M. Luillier. So, ipapa-enter tayo ng amount. So, ang minimum na cash dito is 10 pesos. And ang maximum per day using Dragon Pay is 149,000. So, daily naman yung limit dito, pero up to 149,000 lang yung pwede natin i-deposit. Okay, so, lagay natin 100. On the next page, review transfer, yan, M. Luillier to my UbiSave account, yung amount is 100 pesos, and then merong transaction fee na 25 pesos. So, this is the same transaction fees na makikita natin kay coins.ph. Ayan, total amount to pay natin is 125 pesos. Then once we confirm, mag-e-enter din tayo ng OTP. So lalabas na yung transaction summary. And yan, makikita natin dito sa taas, ito, please show this code to the cashier for payment. So ito, yung code na to, ito yung Dragon Pay reference number. So ang pwede natin gawin na dito is kopyahin na natin yan at pumunta na tayo sa ating GCash account. Login tayo dyan and under GCash, click natin yung bills. Under bills, make sure na punta tayo sa payment solution. Ayan. And then, i-search natin under payment solution is Dragon. Ayan, makikita natin Dragon Pay and under it is G-credit. So, i-enter natin yung 125 pesos dito and yung reference number kanina, yung cellphone number, and click next. Nandito na tayo sa Dragon Pay. Pinapakita yung amount, which is 135 pesos. And then, papapiliin ka kung GCash or G-credit. And syempre, click nyo yung G-credit and click next. So, on this page, nandito na yung last page, Dragon Pay confirmation, you are about to pay 135 pesos with a service fee of 10 pesos, etc., etc. Tapos, click confirm to continue. So, ito na yung resibo natin from Dragon Pay na na-process natin yung 135 pesos. So, balik na tayo sa ating Union Digital Bank account para makita natin kung nag-reflect na yung 100 pesos. Ayan, nakalagay pending, so kailangan lang natin maghintay ng couple of minutes para mag-reflect yung cash in natin using Dragon Pay. Meron na rin tayong text message na nag-appear na you have received 100 pesos via Add Money
at M. Louillier, and fee for this transaction is 25 pesos. So pagka-refresh natin ng ating Union Digital Bank account or UOB account, nandyan na yung 100 pesos. Ngayon, pwede na natin to ibang transfer pabalik sa GCash kung gusto nyo sa GCash or sa ibang bank account nyo para ma-cash out nyo. So select natin GCash. Yan, i-enter natin na 100 pesos. So right now, free ang transfer fee, so wala tayong problemahin dyan. Pag-click natin na proceed, enter natin yung details, and then click confirm transaction. After which, i-enter na natin yung OTP, and then ito na yung receipt natin. Transaction is being processed. Tapos nyan, balik na tayo sa ating GCash account, so nadagdagan ng 100 pesos na ang ating GCash balance. Yan, so ganyan lang naman kadali ang pag-cash in natin sa Union Digital Bank using our GCredit. Basically, na-convert na natin ang GCredit na maging cash. Ano ba yung kailangan nating i-highlight dito? Well, unang-una medyo mahal ang processing fee nito. Aabot ka ng 35 pesos para ma-process lahat. Kasi 10 pesos kay GCash and 25 pesos kay DragonPay. So, abuti ka ng 35 pesos. Kaya nakita nyo dun sa amount na na-deduct is 135 pesos. Second thing na need natin i-highlight is working to as of this time. Pero I am not sure kung tumagal-tagal to, kung still working ba to. So, what you need to do is make sure na do your research, try nyo muna ng maliit na amount before kayo mag-go, mag-transact ng malaking amount. Number 3, sometimes nagda-down si DragonPay. So make sure na before you process is walang downtime si DragonPay. Usually, makikita nyo may downtime, may issue si DragonPay kapag nawawala si DragonPay under payment solution or naka-grayed out siya. Or pwede rin naman kayong pumunta sa Facebook page ni DragonPay. Usually, nag-a-announce naman sila kung meron silang system maintenance. So, yan lang naman yung kailangan natin i-highlight dito sa process na to. This time, guys, diba, most of us are using GCash for our transaction, online banks, digital banks. So, for our question of the day, mga ilang percent sa transaction nyo everyday ang pwede nyo gawin online or through GCash? Gaano kadalas ba kayo nagka-cash? So, for example, sa akin, kunyari, kailangan ko lang ng cash kung bibili ako sa sari-sari store. And most of my transactions are already online or using electronic money or electronic wallet. So, masasabi ko na 90% ng aking transaction ay all online or all digital and only 10% yung cash dahil pinapambili ko sa mga sari-sari store. So, let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag RoadTo100KSub and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance naman na manalo ng isang cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout na tayo at shoutout kay... Shoutout kay at Oski Channel, sabi niya, hassle-free ito dan sa physical bank na need mag-deposit tas sabay withdraw. Kaibahan lang is iba ay tumataas ang score. Shoutout ni Menjen. At Oski Channel, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!